Yes, Chief. Talaga? Sige, pupunta na kami. Ma? Yun yung mga pulis. May nakuha na silang tip kung nasan yung kidnapper ni Anna. Pwede nating puntahan. Diba, Jonathan, sinabi ko natatawagan na lang kita. Yes, sir. Alam ko naman na hindi niyo ako tatawagan. Galit ko kayo sa akin, sir. Hayaan niyo ako magpaliwanag, sir. Gusto mo magpaliwanag? Opo, sir. Kausapin mo yung anak ko. Please, kausapin mo naman yung papa mo. Sabi mo wala akong kasalanan sa'yo. Para matanggap ako sa trabaho. Miss, ikaw nga ito may kasalanan sa akin, di ba? Pinagbintangan mo ako. Miss, nakikita mo ba itong babae ito? Ito? Ate ko siya. Nawawala siya ngayon. Miss, hindi ko alam kung patay ba siya o buhay ba siya. So, tingin mo ba mag-aaksaya ako ng panahon sa'yo na pagbintangan ka? Imbis na hanapin ko na lang yung ate ko? Hindi. Kaya lang ako nagagalit sa'yo kasi na-perwisyon mo yung paghahanap ko sa kanya, yun lang. Si Salvador, Miranda, sana noon pa lang hiniwalayan mo na siya. Alam mo na lahat ng masasamang ginagawa niya. Dahil mahal ko siya, Ana. Madalas nabubulag tayo at nagigintanga sa sobrang pagmamahal. Pero hindi siya mabuting tao at hindi siya karapat dapat sa pagmamahal. Marami na kaming pinagsamahan ni Salvador. Marami na akong sinakripisyo para sa kanya. Ang buong pagkatao ko. Ang apo ko. Ang anak ko. Miranda, hindi mo ba naiisip? Hanggat hindi ka bumibitaw, lalong dadami ang sakripisyo ang kailangan mong gawin para sa kanya. Hindi ka ba natatakot? Baka mamaya sa susunod, kailangan mo na isakripisyo sarili mo mismo. Siya. Ano bang sinakripisyo niya para sa'yo? Kailangan na po natin umalis dito. Bakit? Anong nangyari? Nakita ko po sa dyaryo na wanted na ako. Tsaka nakilala po ako ng tindero ng prutas. At bumalik ka pa dito! Ayusin niyo yung kotse! Bilis! Halika na. Kailangan natin umalis. Bakit? Anong nangyari? Halika na. Anong nangyari? Buksan mo yung pinto! Bilis! Ano? May susi ka! Buksan mo! Nakakandado eh! Salvador! Anong ginagawa mo dito? Nasaan si Anna? Bakit mo siya hinahanap sa akin? Huwag kang sinungaling! Kinidnap mo siya! Ngayon, bakit mo siya tinatago sa akin? Hindi ko siya kinidnap! Sino may sabi sa'yo niyan? Hindi na importante yun! Nasaan siya? Bakit nandiyan yan? Ano binabantayan yan? Ha? Sino binabantayan mo dyan? Sir! Buksan mo! Buksan mo! Anong ginagawa mo dito? Tiniligtas kita. Kinidnap ka, di ba? Sumama ka sa akin. Nag-aalala na ang pamilya mo. Halika na. Sama ka na sa akin. Hindi. Hindi ako sasama. Umalis ka dyan! Binawang ka! Umalis ka dyan! Ah! Huwag mo siya sasaktan! Buntis siya! Dinadala niya ang anak ni Gael! Magkakaupo na ako ulit. Wala akong karapatan sa anak namin ni Gael. Lahat na ano ba? Ano nalang ba si Salvador? Miranda, kailan mo pa nalaman to? Nung araw na paalis sila, nagduda na ako na nagdadalang tao si Anna. Kaya mo siya dinukot? Dahil hindi ako papayag na ilayo niya sa atin ang anak ni Gael. Anong balak mo sa kanya? Bakit mo siya dinala dito? Hihintayin ko siyang manganak. At pagkatapos, kukunin ko ang abo natin. At didispatsyahin na si Anna. Hindi ba yun ang gusto mo? Sir, kailangan na po natin malis dito. Bakit? Parating na po mga polis. Sa? Ano ba, Mario? Buksan na to! Sabay tayo. Na! Dali! Hoy! Ano ba? Ano ba? Dali, mag... Sander! Sander! Sila, Mama! Balikan mo sila doon!
Samantha, biniling ka sa akin ni Miss Hillary. Hindi kita pwede pabayaan. Isa pa, huwag kang mag-alala, nandun yung mga pulis para tumulong. Kaya na nila yan. Ayoko! Oo, sandali. Huwag kang bumangon. Mas kailangan ka nila doon, okay? Bumalik ka na, umalis ka na. Alam mo, Samantha, hindi lahat ng bagay kaya mong gawin mag-isa. Kagaya ngayon, hindi masama na tumanggap ka ng tulong. Chief, si Anna. Wala siya dito, Mayor. Anong wala? Mukhang ginamit nila yung gate sa likod para makatakas. May nakita po kaming lalaki tumatakas sa likod. Baka yun yung kidnapin ni Anna. Nakita niyo ba yung itsura niya? Medyo malayo po, Mayor. Pero may nakita po kaming ebidensya doon. Ito po. Pwede mo makita yan. Alam ko kung kanino ang relas na to. Kanino? Kilala ko to. Kay Salvador ang relas na to. Salamat kanina sa pagligtas mo sa akin. Ay, nagagawin ko ang lahat para sa apo po. Bakit hindi na kaya tayo humingi ng tulong sa mga pulis? Hindi ako pwedeng makulong. Hindi pa ngayon. Ana, tanggap ko na ang lahat ng kasalanan ko. At handa na akong pagbayaran ang lahat ng iyo. Ano, Miranda, bakit ka natatakot na magsumbog tayo sa mga pulis? Wala pa sa kamay kong sapat na ebidensya laban kay Salvador. Kapag nilaglag ko siya, dapat yung sigurado ako na hindi na niya malulusutan. Hindi ako pwede makulong ngayon. Dahil hindi ko na magagawa yon. Hindi na rin kita magpaprotektahan. Mami, ate. Ana! Ate! Tama na, ligtas ka. Ate, ano nangyari? Ana, paano ka nakatakas? May tumulong sa akin. That woman is an experienced con artist. You think mapagkakatiwalaan mo siya? Pero hindi yun totoo. Lahat sasabihin niya yan. Para lang makuha ang loob mo. Ang pinakamagandang gawin natin ngayon, isuplong na natin siya sa pulis. Nakakapagtaka lang. Bakit ngayon lang siya titiwalag kay Salvador? Kasi kung gagawin niya talaga yan, dapat noon pa. Yung namatay si Gael, ginawa na niya. Pero pinagsisisihan na naman niya lahat ng yun eh. Alam ni Miranda lahat ng kasalanan niya at gusto niya maitama lahat ng pagkakamali niya. At sino tayo para pigilan yun? Isa pa, kakailanghanin natin ang tulong niya ngayon. Alam ni Salvador na buntis ako at kilala ko siya. Hindi siya titigil at hindi niya nakukuha yung anak ko. Kailangan na natin siyang mapakulong. Well, I don't trust her. But I trust you. Alam kong wala kayong tiwala sa akin at gusto niyo akong makulong. Pero mawawala ang pagkakataon ninyo para mapabagsak si Salvador. Alam din ninyo na lahat na lulusutan niya, ako lang ang makakatulong sa inyo. You may have brainwashed everyone inside, pero pareho nating alam na hindi ka kasing bait na pinapakita mo. Ano ba talagang pinapalak mo, Miranda? Hindi ako nagpapanggap at wala akong tinatago. Sa ngayon, pareho tayo ng kalaban. Kaya imbis na ilabas natin ang galit natin sa isa't isa, ireserba na lang natin yun para kay Salvador. Tandaan mo, babantayin ko lahat ng galaw mo. Tinaalala mo yung pagtitiwala ko sa inyo ni Gael. Kayo ang nagturo sa akin na magtiwala sa tao na kahit sino pwedeng magbago. Kaya ganun din yung gagawin ko kay Miranda. Magtitiwala ko sa kanya hanggang magbago siya. Sige, susuportahan kita. Pero bilang ate mo, babantayan kita. Para kung ano man ang gawin sa'yo ni Miranda, handa tayo. Natatakot ako sa kung ano pwede mong gawin. Yung ginawa mo kay Ellie, kay Gael. Ayoko na mangyari ulit yun sa magiging apo natin. Miranda, hindi mo naiintindihan. Hindi na mangyayari yun. Alam ko. Narealize ko na yun ngayon. Nagpadala ako sa takot ko. At napaikot ako ni Anna. Pero sa huli, tinaydor niya ako. Salvador, ikaw na lang ang maaasahan ko. Natagpuan po ang rilong ito sa bahay kung saan kinulong si Mrs. Ana del Mundo. May mga konting tanong kami kung may alam kayo sa pagkidnap sa kanya. Meron akong ganyang rilo, pero hindi sa akin yan. Kung gano'n, nasa po ang rilo niyo? Abay na dito. Oh. Pagkamukha sila. Pero ito yung sa akin. Sorry po, Gab.
relo, nawawala relo ko. Kailangan palitan. O, eksaktong klase, ha? Regalo to sa akin ang anak ko, kaya mahalaga to sa akin. Nagtataka lang ako. Bakit? Ako lang ang dinidiin ni Ana. Eh, ikaw naman ang nagpakidnap sa kanya. Hindi ko alam. Malaki ang galit sa'yo ni Ana. At maaaring ito ang paraan niya para mapabagsak ka. Hindi mangyayari. Not while I'm around. Mahal ang kabayaran ng pagtatakip ko sa'yo, Salvador. Pag nakuha ko na ang kailangan ko sa'yo, sisiguraduhin ko na makukulong ka. Sundan mo si Miranda. May kakaiba sa kanya. Akala ko ba may usapan tayo na sasabihin ko lang sa'yo kung anong ginagawa ng ate ko. Tapos na ang trabaho ko. Kinidnap niya si Ana. Baka nakakalimutan mo may utang ka pa sa akin. Hindi pa tapos ang trabaho mo. May tinatago siya sa akin, alamin mo. Pero, ano gusto mo? Ikaw na lang bahala sa pagbayad kay Donovan. I'm sorry, pero may napili na kami for the job. Ganun ba? I was really hoping to get this job. Cheer up. Marami pa namang ibang trabaho dyan eh. Ano to? Listahan niya ng mga bagong kliyente at warehouses sa Salvador. Simula nung nakabalik siya bilang gobernador ng San Ildefonso, binuhay niya ang negosyo. Hindi nga lang kasing laki ng dati. Gamitin mo yan para mapabagsak mo sila. Miranda, malaking tulong to. Kapag bumagsak ang negosyo, mapipilayan si Salvador. Miranda, tapatin mo ako. May kapalit ba ito? Hillary, buhay ko ang sinasangkalan ko dito. Wala akong ibang gusto kundi mapabagsak si Salvador. Paano naman ang mga kasalanan mo? Magkasing dumi kayo ng kamay ni Salvador. Hindi naman pwedeng hindi mo yun pagbayaran. Wala tayo dapat pinapaboran. Kriminal yung babaeng yun. Ay, alam ko naman eh. Naiintindihan ko. Pero naaalala niyo ba si ate sa kasi Gael? Naging parte sila lang mundo ni Salvador. Pero nagawa nilang magbago. Alam kong hindi madali. Pero kailangan lang natin magtiwala sa kanya. Nanghihingi lang siya ng konting panahon. Pagbabayaran niya rin ang lahat. Kita mo ba yung resume ni Gavin Calderon? Ayan po tayo. Ayun. Tawagan ko itong bata ko mamaya. Mukhang hindi naman po kayo magsisisi, Tay. Ang totoo niyan, may utang na loob po ako sa kanya. Kaya naman pala. Ba't interesado ka? Mabait po siya. Tsaka mukhang kailangan niya po talaga ng trabaho. Siguraduhin mo mabait tong batang to, ha? Kung hindi ito mabait, ikaw sasalo sa trabaho niya. Paano to si Jonathan? Hindi niyo po ba siya kukunin? Yan. Ayoko makatrabaho ng bastos sa coffee shop. Pagkatapos ka niyang awayin, na hindi nga lang marunong mag-sorry, anong klaseng batang yan? Tayo, wala po yun. Ako po yung may atraso sa kanya. Nawawala po kasi yung ate niya, tapos natabi ko pa yung mga flyers niya. Dahil dun, nabasa yung mga yun. Ako pa nga po yung hindi nag-sorry. Ano? Nasigawan po kung manalang yung batang niya. Eh kung kunin niyo na lang rin siya, Tay. Baka naman po siyang mabait. Paano ka nakakasiguro? Pakiramdam ko lang po. Kasi kung gano'n niya po kamahal yung ate niya, siguro napalaki po siya ng maayos ng pamilya niya. Binigay ko na yung listahan sa mga polis. Sila na daw ang bahala. Parang napakadali na lahat. Hindi ako sigurado dito, Ana. Ano ba kayong lahat? Ito yung iniintay natin, no? Kukuha pa si Miranda ng ebidensya. Susunod-sunod rin natin yung pag-atake kay Salvador para hindi na siya makabago. At si Miranda? Anong balak mo sa kanya? Dawit si Miranda sa lahat ng to. Ana, baka naman pinanglilinis lang niya yung mga ebidensya na yan. Ipapakulong si Salvador para magbayad sa lahat, pero pagkatapos nun, siya yung magre-reina sa lahat ng negosyo. Ana, may point silang lahat.
Mahirap paniwalaan na nagbago na si Miranda kung hindi naman niya pananagutan ang mga kasalanan niya. At this point, para naghihigarti lang siya eh. E paano naman ang hustisya para kay Gael? Para kay Ellie, para sa mga magulang niyo? Kung makakalaya ang isa sa mga taong nag-utos para patayin sila. Sana mapatawad mo ako. Because I will do everything to make this right. Alang-alang sa'yo, kay Ellie, at sa magiging apo ko. Hindi na ako makakapayag na matakasan to ni Salvador. Kahit buhay ko pa maging kapalit. Hello! Thank you so much for watching Asintado. For more videos, subscribe to ABS-CBN Entertainment YouTube channel and click the I button.